Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Jeremiah, what seest thou? And I said, I see a rod of an almond tree. Okay, sabay-sabay na tayo sa dalawang verses. Ready, go. Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. And the word of the Lord came unto me the second time, saying, What seest thou? And I said, I see a seething pot, and the face thereof toward the north. Dali ah, bitin eh. Sige, okay na yan. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na may aralin ngayong umaga, Panginoon, na character, perhaps yung iba po hindi pakilala si Jeremiah. We pray na pagpalain niyo po ang aming sermon, ang aming panambahan, ang aming pag-aaral, at ang buhay, Panginoon, ni Jeremiah, at least yung mga unang parte, Panginoon, paano mo siya tinawag, paano siya nagbigay ng excuses, Panginoon, na siya ay bata pa, Panginoon, makita namin ang aming mga sarili, na talagang kulang kami, pero kayo po yung magpupuno sa amin. So I pray na after ng service namin, kayo po mag-renew ang aming mga vow sa inyo, mga commitment namin sa inyo. Kami po yung maglilingkod ng gusto, even Panginoon, bata pa, matanda na, o bago pang Kristiyano, kayo po malulati sa aming pag-aaralan ngayong umaga. Kayong malulati, in Jesus name we pray. Amen. Naka po na po. Title po nito is Say Not I Am a Child. Say Not I Am a Child sa Tagalog. Huwag mong sabihin, bata pa ako. Eh, bata pa ako. Ngayon tayo, di ba? So, normal yan ha, normal yan. Sinong bata pa dito? Pinakabata? Si Ashley ba? Ilan taon na si Ashley? Sobrang bata, di pa magsalita. Ilan taon si Ashley? 5 ka na, Ashley. Mas bata pa sa'yo si Jared. Tsaka si Renaline. Ilan taon na? 4. Mas bata pa si Renaline. Nakatuwa ako dito. Ang bait eh. Yan, ganyan lang siya. Pag ano, tulog. Lalo naman kay Lorraine tsaka kay Samantha. Kasi hindi ko alam kung sino si Lorraine tsaka si Samantha. Medyo mahirap. Minsan, mag-iba kayo ng gupit ha. Joke lang. So, doon, daming bata sa atin. So, ang subtitle po nito, Avoiding Excuses. So, marami na po kasi namin dito. Simula yung nag-umpisa sina Jack. Jackie tuloy. Eh, Jackie, sina Pamela dito, sina Lian, sina Jasin. Marami tayong preaching about children. Okay, naalala niyo pa yun? I-review ko nga, ang dami. Pero ngayon, may mga bago tayo, especially nagtatapat. Amen? Nag-soul winning na rin. Napakahirap kaya ng soul winning sa umpisa. Pero unti-unti lang yan. Amen? Abang ito yung kaya mo, gawin mo na. Hindi mo kaya, di huwag mong gawin. O kaya, aralin mo, observe mo yung marunong. Amen? Kasi yan talagang pinaka gawain ng church. Bukod sa ganito, we preach. Iba to, iba yung preaching. Iba yung soul winning. Amen? So aralin nyo. Yung mga sumasama, salamat kahapon. Medyo konti kami. Okay lang din naman yun, pero syempre, panalangin natin, huwag mag, anong tawag nila doon? Mawala yung ningas, sabi nga nila. Kasi sabi nga sa inyo, ako ang dami ko rin pwedeng gawin sa taas, dahil ko pwedeng gawin, ito napinturaan na nga kahit paano. No? So yung siya sa taas, hindi ko na matagal ang kaso, hindi ko magawa eh. Kailangan mo natin sa dalawang araw doon na tutok. Kaya pag sinabi niyo, Pastor, saan mag-soul winning? Sabado. Hindi na ako nag-iisip kasi gusto ko kayo yung, yun nga, di mawala yung ningas nyo. Yung gusto ko yung hinahanap nyo yung soul winning. At sana, pag mag-soul winning tayo, nakikinig ka. Observe mo kung paano na rin. Hindi basta-basta yun. Misa kasi, tinitake for granted nyo lang eh. Bago namin maaral yan.
At magkaroon kami ng puso dyan. Sa Luwini, kahapon, nakailang bahay kami. Wala. Wala ni isa. Wala nagpapatuloy. Yung kasama ko, nadi-discourage na. Ah, meron yan. Oh, meron din kami, nakadalawa kami. Amen? So, hindi mo mawalan yan, lalo sa Pilipinas. Hindi mo. Pero, soul winning, kailangan mo observe dyan. Okay? Napalag nga kayo kasi sa amin dati, madalas mga ano lang magawa yan, mga workers. So, meron din naman, pwede ka din naman sumama, kaso ako kasi malayo ako. May nagkukwer na nga ako. Sa Sabado, di buong buhay ko, nasa church na. Eh, malayo pa ako dati. Hindi na makapag-renta ng ano. So, pero kayo, malapit lang tayo. May sasakyan tayo. Amen? Kahit saan, pwede natin puntahan. Huwag naman lahat. Yung mga dito lang, within, ano, GMA. Yung balas na hindi balas nga, napuntahan natin. Eh. Saan ba gusto nyo? Pililya, di ba? Yung ano natin eh. Pililya, malapit na tayo dyan. Tama, ay, Stephen, ano pala, no? Munta kami Stephen doon, may mga youth, ano doon eh. Kasi may bira na yung mga youth program kasi nga online na sila. Tayo, hindi tayo mag-online. Additional lang online sa atin. So, aralin natin ngayon, sino ba si Jeremiah? Ulit ko ang title nito, Say Not I Am a Child. Huwag mong sabihin na bata ka pa. Ang subtitle, Avoiding Excuses for Serving the Lord as Young People. Okay? Kasi yun ang minsan, ihinto ka dyan eh. Pag may excuse ka, eh bata pa ako eh. Nalala niyo yung post ko dati, nananakaw ko lang, I mean, nung bata siya, I'm too young to serve the Lord. Tapos, medyo matanda na siya, I'm too busy to serve the Lord. Tapos, I'm too happy to serve the Lord. May pamilya na siya, saya ng buhay niya eh. Masyado akong masaya eh. Saka na ako maglilingkod. Nung matanda na, I'm too old to serve the Lord. Nung patay na, it's too late to serve the Lord. Yun ang malungkot. Kasi puro excuse. Puro, eh, ganito eh. Nung soul winning kami, maglalaba ako. Ano ba mayan sa labada na ano? Sagradong labada ba yan? Yun ang gusto ko nga sa akin. Pero siyempre, dahil lang tayo dun. Di man, eh. Lagi yung labada. Eh, pastor, kasi di ka naglalaba eh. Yun lang. Pero hindi, pwede yung schedule. Amen? Nagmo-module po. Pwedeng schedule yan. Later, earlier, or later. Di ba? Ano pa? May bisita po ako. Dali mo sa church. Bisita ka pala eh. Ano pa? May excuse ba talaga tayo pag maglingkod sa Diyos? So sa aming mga adult, dapat wala na. Pero actually, marami ng adult. Kaya nga ang karamihan sa ating mga bata ngayon eh. Yung mga adult, di mayaya kesyo busy. As if naman, mas busy sila sa magandang bagay, di ba? May mas gaganda pa ba? Nag-aaral ka na salita ng Diyos? Saan ka busy? Kumita ng pera? Hindi ka pwede mag-break? Amen? Naintindihan niyo ba yung mga adults? Alalim lang sa mga young people. Sabi nga sa inyo, pag hindi kayo pinayagan, pag-pray nyo lang. Tapos, magpaalam ka ulit. Kung gusto mo talaga may paraan, kung ayaw, may dahilan. So kaya objective natin yung mga bata, especially hanggat maaari, maglingkod na sila sa Diyos ng maayos. At dahil pagbata ka na train, mas katulad si Pastor, ako di ako masyado na train kasi nga alam yung background ko, Catholic ako dati, hindi ako lumaki sa Baptist. Diba? Tapos, yung church na puntahan ko, medyo malayo. So, pero nagsikap din ako kahit paano. Diba? So, lalo kayo, isang dura lang, nasa church na kayo eh. So, belapit nyo, diba? Diba? Nag-pray natin si Nadi, huwag nang umalis dito. Alis ka ba ba? Yeah. Hindi na, yan. Pag pinabalik ka doon, sabi mo, mag-renta ka na lang dito. Ay, bahay ka doon sa ano to eh. Mas masaya dito buhay, di ba? Kasi na ba ako? So, maglingkod na kayo, mas bata pa ito. Pinakabata na nakikita kong may ano dito, si Ezekiel, yan, na active. Si Shana tuloy. Si Juliana, kamusta? May hapon. Si Openg, kabatch mo yun eh. Gisingin mo si Juliana.
Diba? Kabatch kayo, diba? Sabay kayong binaptize. Hindi pala sabay. Magkasunod. Yan. Si Irene! Nako! Nagpahin natin si Irene, ha? May nakikita ako sa Facebook. Natubuan ng sungay. Hindi biro yan, ha? Alam ko sa inyo, biro lang yan. Pero hindi biro yan. Okay, spiritually speaking. Kaya sabi si Pastor naman, eh. Yung pa, eh. Bata, eh. Hindi biro yung sungay, ha? Nakita ko rin yun, eh. Parang unang, ano niya yun, eh. Story. Eh, kasi binablock ko lahat ng story. Yung biro, nasa Messenger na nga lang. Mas, naging ano pa. Facebook pa. So, nakita ko ganun. Amen? So, wag ganun, ha? Hindi yan joke. So, ba ako? So, bata pa kayo, maglingkod na kayo sa Diyos. Para the best. So, usually, maturity comes with age. Okay? Kaya ito yung mga bata, bakit nag-i-excuse na bata? Kasi nga, madalas ay hindi talaga nagmamature. Yung mga matanda na, kasi marami na naturo sa buhay. Diba? Medyo matagal na nakabuelo yan eh. Diba? Kaya hindi ko sinasabi mga bata, mas, ano kayo, under kayo sa matanda. Mamaya, pag-aaralan nga natin yan eh. Actually, hindi. Alam niyo ba yun? Masaya na nga natin. Wala sa ano ko ito eh. Pero sabi sa 1 Timothy 4:12, very sikat to sa mga youth program. Kasi nga, si Timothy ay batang pastor. Again, hindi po ito batang bata, ha. Diba kasi ganun na sinasabi. Ang pastor na tama, may asawa, anak na. Okay, pero bata to, sabihin natin, nakilala kami, sina Pastor Anderson, sina Pastor Domenes. Masipag kasi sila eh. So bata pa sila, nagtatrabaho na sila, nag-asawa na sila. Sabihin mong 25 years old, maaga yun. Diba ako, nag-asawa ako 25, wala pa akong anak. Hindi pa pwede magpastor dapat. Okay? So, kahit na si Timothy, pwede pa nga akong mapasok pa ako dito. Yung 40 years old, bata pa yan. Okay? So, pwede ko sabihin sa sarili ko to. Batang pastor si Timothy. At sabi dito, pakibasa, ready, go. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Pakibasa na rin to 13, go. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Okay, malinaw po dyan, ha? Sabi natin si Timothy, ha? Sabi mo, batang pastor. Pero sabi sa kanya, let no man despise the youth. Ibig sabihin, huwag mong hayaan yung mga matanda dyan. Eh, bata ka pa, kala mo, makasigaw-sigaw ka dyan mag-preach. Bata ka pa, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Ano yung sabi, di ba? So, totoo naman yun, kasi yung mga matanda may experience na. Pero, huwag mo rin hayaan kahit bata ka, eh, kung bata ka nga naturuan, paano yun? Hindi laging matanda siya, physically, siya na yung mas magaling. Okay? Kaya nga maganda, bata pa kayo. Yun, sinabi, saan ka mag-example? Eh, halos lahat na nang dito na eh. Diba? Saan ka mag-example? Sa salita? Okay? Pwede rin sabihin itong sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, pwede rin sa salita mo mismo. Conversation, yung asal mo. Eh, sino dapat mag-behave? Siyempre, yung matanda. Pero kahit bata ka daw, ikaw yung mag-example. In charity, pag-ibig, malalim na yun, diba? In spirit, in faith, in purity, lahat na. Diba? So, pwede maging example yung bata. Madalas ay hindi dapat yung matanda, pero ang bata, pwede na maglingkod sa Diyos. Kaya ngayon ang pag-aaral natin ngayong umaga, no? So, kaya, background muna kay, basahin ko natin ito kay 1 John, no? Sa introduction natin. Sabi sa 1 John 2, may mga papel ang bawat, ang tawag nila, demographic, tama ba yun? Bata, matanda, lalaki, babae, meron kang paglalagyan sa ministry. Pakibasa, ready, go. I write unto you, little children, because your sins are forgiven, you for His name. Salita tayo, ako muna. I write unto you, fathers, because you have known Him. That is from the beginning. I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because you have known the Father. So, sinulatan niya lahat, basically. Ready? Kayo. I have written unto you, fathers, because you have known Him that is from the beginning.
I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Love not the world, neither the things of the world that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in thee. Okay na pala yan. So, basta napansin nyo ba, bago sila bigyan ng instruction, sinong kausap ng pastor dyan? Yung kausap niya? Lahat eh. Ganyan niya. Kaya ako, di ako naniniwala sa mga ibang churches, ganun lang, puro adult lang, yung mga bata, hinihiwalay nila. Para bang yung mga bata, anong gagawin ng mga bata? Eh basta hindi nyo kami ma-stobo, ba? Maggulo kayo dyan, tapos aral-aral kayo kunwari ng Bible dyan, tapos mapamiliarize kayo. Yan ang technique ngayon na iba eh. So wala silang pasensya sa mga bata. Ako minsan nawawala na rin eh. Hindi, joke lang. Pero minsan, pag na, pag tunay na wala lang ko ng pasensya, wala na kayo dito, sa labas na kayo. Amen? Pero naniniwala ako sa mga bata, meron kayong kakulitan dyan na pwede nyong pigilan. Para yung mga bata, matanda, ganun din. Hihina-hina na, hindi ka naman magbubuat ng barbell sa church eh. Punta ka dito kahit tanda ka na, di ba? So sinulatan lahat, mga father, young men, tsaka maliliit. Pansin nyo, kasi ibig sabihin may role tayong ipe-perform sa church. Yun lang gusto kong sabihin doon. So kaya number one, tingnan natin ngayon, umaga. Ay, by the way, meron pang isa. Sa introduction, bukod kay Timothy, meron ba mga sa Bible naglingkod, bata pa sila? Meron. So bukod kay Timothy, si Daniel, gumala, ito talagang bata. Kasi mga princess sila, mga, wala naman silang asawa, kaya nga sila na, ano eh, ginawa eunuch. Pero sila yung naglingkod sa, kung saan sila yung captive, Babylon. Daniel and Friends. Naalala nyo, alam nyo yung kwento ng Daniel and Friends? Hindi Barney and Friends, ha? Daniel. Yung sila yung pinakain sa leon. Si Daniel. Si Daniel. Si Shadrach. Hindi, gusto ko yung tanong. Ano yung tamang pangalan nila? Mishael, Ananiah, and Azariah ata. Basta rin eh. Azariah, si Abednego, si Mishael, si Shadrach, ay nata yung Ananiah. Alimutan. Basta mga bata yan. Kaya mga bata, makinig kayo ha. Nung bata pa si Daniel and Friends, ay nasubok sila, nasakop sila, dinala sila sa isang lugar. Pero may, alam nilang Diyos, kilala nilang Diyos, alam nilang utos ng Diyos. So ginawa pa rin nila kahit dun sila, pero matalino sila. Amen? Naglingkod pa rin sila sa Diyos kahit bata sila. At talaga matindi kasi nga to the point na kinakalaban nila yung mali. Na hindi na lang kayang mag-compromise. Yung sasamba ka sa basis Diyosan, hindi sila nag-compromise. So kaya nyo ba yun? Mga bata, kaya mo maglingkod sa Diyos kahit ganito ka bata? Kaya mo? Rafael tuloy. Rafi? Hindi mo alam. Si Jackie, kaya mo maglingkod sa Diyos? Hindi mo naman kailangan magpakamatay, di ba? Kunwari lang, ito simple-simple na lang. Yan nga, sa TV na lang. O sabi, tanggapin natin yung mga bakla! Tapos, ang dami nilang ano dyan, no? Ang dami nilang propaganda dyan. Ah, siguro, totoo yun. Kahit sabi sa Bible, hindi. Ano yung piliin mo? Eh, karamihan, ganito na yun. Okay na sa kanila, kakanta pa sila ng... Magbabaw ka ba? Kaya may sermon na gano'n eh. Burn or bow. Diba? Kasi tatlo. Susunugin sila eh. Pag nag-bow sila, hindi sila sunog. Pag hindi sila nag-bow, sunog. Hindi nga tayo sinusunog eh, diba? Pero iba sa atin, uso ang TikTok. Sige, dapat TikTok na rin. Ano pang uso? ML. Dapat lahat tayo naka-ML. Lahat tayo nakahigaw sa lalaki. Long hair, may kulay. Skinny jeans, tato. Ano pa, maikli, miniskirt. Labas puso, labas dibdib, labas... Ano pa, labas balon-balunan. Labas bilbil. Make-up. Yung make-up na yan, hindi rin masyari yung mga conservative dyan. Pero hindi natin dinidemonize naman yan.
Kasi sobrang uso na ngayon. Okay lang sa akin yung pangpano lang. Pero hanggat maaari, huwag na nga eh. Diba? Ito na yung mga ladies natin dito. Nag-makeup ba kayo? Oh, ang gaganda, diba? Pero pag nag-face, may filter. Nagkakaroon ng ano. Yung uso ngayon eh. At least, di ka na nakapag ano. Ako, sinubukan ko yung sarili ko kung bagay sa akin yung balbas eh. May app din doon, diba? Di ba, gano'n? Uninstall. Face up ba yan? Nasaan na ba ako? So, what? Mabuti pang masunog kaysa mag-bow sa mga ganyan. Amen? Diyos Diyos. Sa mga bata sila. Sino pa yung mga kabataan? Si Joseph. Lalo si Joseph. Di pa ito natapos, no? So, bata pa lang siya. He stood up sa mga brothers niya. And then, nung nasa Egypt siya, nung yung kinompromise yung pananampalataya niya. Yun ang maganda. Si David. Lalo na yan. Nung may kasalanan din siya later ng buhay niya. Pero nung bata siya, di ba, anong ginawa niya? Hindi niya hinayaan na bastusin yung army ng Diyos. Siya yung lumaban. Ayan niyo yun. So, sabihin niyo mong bata, hindi ka walang ka, muwang-uwang, wala kang magagawa. Hindi totoo yun. Actually, diyan ka nga dapat mag-umpisa maglingkod sa Diyos, mag-aral, lang gusto, amen? Kasi yung mga nakakatanda sa'yo na nakikita mo yung buhay, hindi papunta sa maayos, huwag mo nang gayahin, amen? Huwag ka magpapa-intimidate dyan. O, inom tayo, lalaki ka ba? At ang lalaki, uminom. Uminom ba kong yakut? Bakit? Diba? Kalokohan niya mga wala naman sasabihin sa ating matino yan, amen? So, gusto ko pa sino? May dalawa pa akong dalawang bata dito na walang pangalan, okay? Nalala nyo ba yung, hindi nyo pa siguro alam to, yung Little Maid of Israel na tinatawag? Yung panahon ni Naaman, saka ni Elisha. Si Elisha yung prophet. Si Naaman, Syrian general. Kalaban ng Israel to. May mga nasakop sila doon, may mga taga-Israel na dinala doon. Nasakop eh. Prisoner of war. Pero ang galing nung isang batang babae, okay, kasi kunwari, kasi laki siguro lang ni Rachel yun. Ano siya, maid? Ibig sabihin, tagahugas, tagalinis, kasi ano sila eh, alipin sila eh. Pero yung babaeng maliit pa lang yun, spiritual pala. At sabi dito, actually, kinote pa siya ni Jesus eh, wala siyang pangalan. Pero sabi dito, eh wala pa nga pinapagaling na may ketong eh. Sa Israel, ng time nila, yung panahon ni Moses meron, pero nung panahon nila, wala pang pinapagaling sa ketong. Eh, paano nalaman ng maiden nyo? Kasi nagbabasa ng Bible. Amen? So, ganun ba kayo, Rachel? Sana ganun. Anong ginawa nung little maid, nung babaeng maliit lang? May problema si Naaman, ketongin. Kalaban niya pa nga yun. Dapat ginayaan niya na lang mamatay sa ketong eh. Pero dahil magaling yung maiden, kilala niya yung Diyos, sabi niya, eh, may propeta sa Israel, pag pumunta ka doon, gagaling ka. Yun lang sinabi niya. Pero siya yung bida actually sa kwento kasi, kung hindi niya sinabi yun, hindi gagaling si Naaman at hindi makakwent, hindi masusulat sa Bible yun. At napaka-importante yung kwento nun kasi nga kinote ni Jesus. Amen? So, ang galing nung little maiden. Amen? Kahit walang pangalan. Ang last na lang, yung batang lalaki naman, para babawi tayo, kunwari, kasi late ni Neil. Si Neil, talagang ano siya, lagi siya sa church. Nakikinig siya, kung saan pumunta si Jesus, sama siya. O siyempre, magdadala siya ng ano, di ba, pagkain. E, ibang tao, naubos na yung pagkain siya, meron pa. Madami siyang baon. Di ba? Pero, nung kinailangan, sabi ng Panginoon, ako, mamamatay sa gutom itong mga to. O sabi niya, saan tayo kakuha ng pagkain? Nag-volunteer yung batang lalaki. Walang pangalan. Pero nag-volunteer siya, ano nangyari? Nangyari yung miracle, yung 5 loaves and 2 fish, dumami. Eh kung hindi niya sinere yun, paano? Siya lang kumain. Hindi natin nakita yung miracle yun. Okay, so, gusto ko lang sabihin, bata ka pa, pwede ka na maglingkod sa Diyos. Amen? Huwag na huwag niyong mapapaano sa mga matanda. So, pero ito yung mga excuses ni, time na pala. 15 minutes, tapos na. Okay. So, mga excuses ni Jeremiah na huwag natin gagayahin. Okay, ganito ah.
Excuses of the young people answered. Yun lang ang subtitle nito. Yung sa ating points. Meron tayong mga excuse. Ha? Sagutin ng Diyos lahat yan ngayong umaga para mawala na excuse natin. Wala mo sabihin, bata pa ako eh. Lilingkod ako sa Diyos, bata pa ako. Tingnan natin. So number one, sabi niya dito, di ba? Umpisa pa lang daw gusto siya ng Diyos na maging preacher. Naging prophet. Nako, pambira. Ayoko niyan. Bata pa ako. Yung sabi niya, ready? Sabi dito, then said I, ah, Lord God, behold, tingnan mo ako. I cannot speak for I am a child. So, mahirap maging preacher kung hindi ka marunong magsalita. Tama ba? Sobrang hirap. Pero sabi dito, hindi rin yun excuse. Ang unang excuse niya, actually, dalawa lang, tatlo lang to. Unang excuse niya, hindi siya marunong magsalita. O kaya hindi nga siya nakapagsalita. Siguro parang si Rachel to, kaya si babae pala to eh. Na sinong magaling magsalita dito? Wala pa naman. Ang mga lalaki, may... Si, yun natin, si Neil. Diba? Lit-lit Neil eh. Neil, magpapastor ka! Naku, pastor, Lord. Lit, bata pa ako, Lord. Pero pwede ka na maganda ngayon, di ba? Bata ka ngayon, sige, mag-aral ka ng Bible. Kaya mo yun, di? Kaya mo yun. So, hindi excuse ang hindi ka marunong magsalita kasi mahirap yan, okay. Pero ito yung nangyari dito. Pansinin natin, sabi dito, then the Lord put forth His hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. Solved. Diba? Problem solved. Hindi ka marunong magsalita, ang Diyos binigyan ka ng ability magsalita. Diba? Obviously, talinhaga to. Nung ibig sabihin, hinawakan yung kanyang bibig, ibig sabihin, tinuluan siya ng Diyos. Amen? At sabi dito, I put my words to thy mouth. Maraming place sa Bible, sinabi rin yan. No? Na minsan, di mo alam yung sasabihin mo, aralin mo lang yung kaya mong aralin. Okay? Pag andyan ka na, mag-soul winning ka na, Lord, hindi ko pa kilala, bata pa ako, hindi ko alam lang tabas ng utak ng maraming tao. Anong sasabihin ko dito? Huwag mo na isipin. Yung alam mo, yun ay pitch mo. At madalas ay hindi. Sa awa ng Diyos naman, hindi ka naman ilalagay doon sa pilosopo. Diba? Stephen nga, nag-soul winning na rin. Minsan naawa ako, natatawa ako, natutuwa ako eh. Kasi pinapagalitan niya yung bata. Bata lang naman yung kaya niya eh. Tataka naman ako yung bata, nakikinig din, di ba? Kasi kung ako yung bata, hindi ako makikinig kay Stephen eh. Totoo lang eh. Kasi ang hirap eh, di ba? Pero kasi bata yan, tsagaan lang. Naitindihan niyo ba yun? Yung ibang soul winning natin, minsan di nag-aarap ng magaling magsalita eh. Yung iba gusto nila, binisita tayo dito, pinasok tayo, kinatok tayo, tapos session tayo salita ng Diyos. Yung iba doon, naghihintay na lang. Kasi sabi dito ng Diyos sa'yo, okay, ako rin yung gagawa eh. Ito ang salita ko, ilalagay ko sa bibig mo. Maging mapanalangin ka lang, huwag kang karnal. Mag-soul winning ka, bu. Bago ka mag-soul winning, sa akin na ba yan, puro games ka? Ano yun? So mag-pray ka man lang, mag-aaral ka salita ng Diyos, review mo kaya mong reviewin. Inabukasan, hindi ka pa ganun kagaling, wala namang napagaling. So sige lang, punta ka lang dun. Ipanalangin mo na Lord, doon mo ako itapat dun sa mga hindi naman masyadong critical, di ba? Mag-isip. Yung kakausapin ako, nausap kami, at yun lang. Pwede akong magaling magsalita, baka siya din, di ba? Kaya makaka-relate siya sa'yo, di ba? So, ganun lang. Gawin mo yun, ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng yung mismong sasabihin mo. Hindi, kailangan mag-train muna ako sa Bible school. Ano tuturo sa'yo doon na hindi mo matututunan sa church? Nga, wala. Ganun sa Bible, basahin mo yung salita ng Diyos, wala ka na ibang matututunan sa labas ng church at sa Bible. Kasi may pakikinig, may mentor ka dapat. Kung soul winning, pastor lagi yan, madalas. Kaya salamat nga, may Brother James pa tayo. Diba? Kaya pag minsan, sasama kayo pastor, ito yung style ni pastor, sama kayo brother. Medyo iba, pero pareho din. Yun ang maganda sa atin eh. Amen? Yeah, so, hindi excuse ang, hindi ang marunong magsalita ang Diyos ang maglalagay ng salita sa bibig mo. Kung binabasa mo yung salita niya. Ganun lang yun. Amen? So, number one. Number two, yung pinakaano natin, I am too young. Verse 6, sabi dito,
I cannot speak for I am a child. Say not you're a child, yung sabi ng Panginoon. But the Lord said unto me, say not I am a child. Huwag mo sabihin yan. Eh, bata naman talaga siya, masinasabi ng Diyos. Ibig sabihin, huwag mo sabihin, kasi huwag mo isipin. Kasi alam ko na yun eh. Tama ba yun? Alam pa ng Diyos na bata ka, ba't mo sinasabing bata ka? Alam ko na yun eh. Pag sinabihan ka ng Diyos, gawin mo yan. Hindi mo ba alam bata ko? Alam ko. Huwag mo na sabihin. Tsaka huwag mo na isipin bata ka, sinasabi ko yun sa'yo, pwede mong gawin yan. Amen? Bata pa ako, hindi ko pa, mag-aral ka ngayon. Huwag ka na maghintay nang tumanda ka sa akin mag-aral. Pag matanda ka na, may ibang philosophy ka na, baka naging cardinal ka for how many years, sino mas madaling tuluan dito ng Bible? Si, kunwari, si Dexter o si Neil? Medyo parang yung mahirap yan. Kasi nga, ito, ang madali sa mga ganitong edad, syempre, marunong bumasa, tsaka medyo ano na. Pero, ang madali sa mga ganito kalilit na bata, matanimin mo yung salita ng Diyos, di na inaalis. Alam niyo ba yun? Ano sabi sa Bible eh? Train up a child in the way that he should go. And when he is old, he shall not depart from it. Kaya ngayon, pag may iba sa inyo, di ba, napansin nyo na, pinapalop namin kayo, medyo lumalayo si ano, kung ano, di na umaten. Follow up lang. Kasi deep inside, kung ligtas yan, gusto rin nila yun. Nabipigilan lang sila kung sino dyan. Na sinabihan sila, Katoliko tayo! Ano ibig sabihin nun? Di ba? Wala nang sabihin yung hahadlang ang kapapunta sa Panginoon eh. Kahit ano pa yan. Bata ka, dapat laro-laro ka. May time sa laro. Amen? May time sa church. Yung mga excuse nyo, inalis na rin natin, di ba? Kaya si Jeremiah, medyo matindi yung gagawin nyo dito. Hindi ko na sabihin kasi nga, wala tayong time. Pero, sabihin ko na lang mabilis. Alam nyo kung sinong ipreachan niya? Ipreach siya sa maraming lugar. Sa Babylon, sa Syria, Assyria, sa Egypt, pero especially sa sarili niyang bansa, yun ang pinakamahirap. At doon siya matagal. At kagagalitan siya ng mga sarili niyang kababayan. Even kanyang kamag-anak, ugulpin pa nga siya. Anong klase kamag-anak yun? Ang hirap nun, di ba? Kaya ang gagawin natin, madalas, yung pag gusto natin, ma-enclose yung family natin, kung ano sinabi ng family natin, may bakla tayong kamag-anak, tanggapin natin, kasi family eh. Hindi ganun niya, kasi ang pamilya natin talaga dapat, pamilya ng Diyos. Eh, pastor, ibig sabihin mo, umiwalay ako sa pamilya ko, sino pipiliin ko? Ikaw, tanong mo sarili mo. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, if any man hate not his mother, his father, his sister, hindi pala father, walang father dun eh. Basta yung mga kamag-anak mo, for my name's sake, he's not worthy of me. O di, ikaw sumagot, tanong mo. Diba? Tsaka isa pa, pag mabuti kang tao, mabuti kang Kristiyano, sa palagay mo, kagagalitan ka talaga ng kamag-anak mo ng walang dahilan. Hindi, pag nagalit pa sila sa'yo, matinong Kristiyano ka, magalang ka, matalino ka, malinis ka, kagalang-galang ka, gagalitan ka ba niya? Kung magalitan ka niyan, hindi rin sila matino. Amen? Nakakasa to, di umiinom ah. Di ba kasa sila? Di ba? So, ganun lang yon. So, number two. Hindi pa nga matatapos. Sige, pagpatuloy na natin mamayang hapon, ha? So, tapusin ko lang yung ano. Number one, I can't speak. Hindi ako makakapagsalita kasi maraming dahilan. Pag bata ka, wala ka pang alam masyado, di ba? Speech problems or lack of knowledge. Parang ako, napansin nyo ba, mayroon ako speech problem, di ba? Hindi ako ganun katining magsalita. I mean, hindi ganun kalinaw kasi may problema ako sa pagsalita talaga. Pansin nyo ng mga classmate ko dati, teacher ko dati. Si Pasto, ay si Pasto, si tawag sa akin, Horace. Kaya, si Sambo. Parang kinakain yung salita niya. Ganun lagi siya sabi sa akin, naasar na nga ako eh. Pero yung pala yun. So, pag nagbasa ako, then said, Lord God, behold, I can speak for my son. I am a child. Ano, ganun. Ganun ako magsalita dati. Pero pag ikaw pala yung napapractice, kaya ngayon, di ba? Kaya pag nagbabasa tayo ng Bibles, basahin nyo lang. Di mo maintindihan. At least, ibang words. Diba? Sinasabayan mo eh. Oh.
Ay, whatsoever pala yun. Kasi nakinig ko, binasa nila eh. Kanina, hindi mo alam, pero whatsoever, whatsoever. Pag paulit-ulit siya, makukuha mo rin yan. Amen? Pag tulog-tulog ka dyan, wala kang makukuha. Okay, doon muna tayo sa number one. Hindi ko baka na ano yung I'm too young eh. Gusto ko, sabi dito, basta ang point number one, I cannot speak, ang Diyos ang bahala dyan. Normal ang mga bata, hindi ganong agaling magsalita, or even worse nga, may speech problem ka, ang Diyos ang gagamot sa'yo. Ganon nangyari sa akin, paano kahit paano, marunong magsalita ngayon. Paano nangyari yun? Eh, practice lang, practice. Salita. Okay? Bandang huli eh. Makukuha mo rin pala. Ganon pala yun? Oo, ganon yun. Ganon sa soul winning, ganon sa pagluluto, ganon sa pagkakapintero. Pag ginagawa mo ng ginagawa, gagaling ka dyan. Maaaring hindi ka kasing galing ng iba, so what? Amen? Basta gawin mo lang ng sarili mo. So bata ka pa, maglingkod ka sa Diyos. Salita. Salita ka lang. Soul winning ka pag hindi ka na... Wala akong ano eh, yung ibang church ganun eh. Ang problema ng iba, hindi ako Sunday school teacher. Lalo sa ating ito, iba, hindi tayo naghihiwalay. Paano yan? Hindi ako maibigyan ng pagkakataon magsalita. Pag soul winner ka, ilang oras gusto kapagbigyan magsalita hanggang magsawa ka. Okay, pwede ka matuto magsalita. Amen. Sino dito may speech problem? Wala naman eh, diba? Napansin ko, yan, si Stephen, medyo may speech problem yan. Si Johan. Si, ito, magaling magsalita si Vince eh. Si, diba, medyo bulol dito, katulad ko. Wala nga eh. Gagaling nyo nga eh. Sino dito? Diba? Wala naman kayong problema eh. Problema sa utak, yun ang mahirap problema. Pero yung bibig, nasasana yan, parang muscle yan. Gamitin mo nang gamitin, gamitin mo nang gamitin. Boom! After 2 years, ayaw mo na yan. Amen? Sige, let's pray. Mamaya, tuloy na lang natin ito mamaya. Lord, maraming salamat sa aming mensahe, Panginoon, sa inyong mensahe. Mga bata, Panginoon, pwede niyong gamitin at dapat gamitin. Matrain kami na maaga. Mas better ang aming opportunity, Panginoon, ang aming shot, Panginoon, sa ministry, sa mundo, Panginoon. Alam namin ang inyong salita ay totoo. Mas maintindihan namin ang sanlibutan. But especially, mga kailangan namin tindi, Panginoon, di kami makikisaw-saw sa sanlibutan na naglulokohan sila doon. Pero kami, Panginoon, kailangan lang namin na masuportan ang pamilya namin, nakakain, may shelter, Panginoon, magawa ang ministry. Contento na kami dito, naabangan namin rewards siya, Panginoon, sa langit. We pray na bawat bata dito may encourage, Panginoon, na hindi sila huli, hindi po sila walang pagkakataon. Actually, they have all the opportunity, all the time, and all the reason, ganun ni po, Lord, sila yung para gamitin nyo sila at mag-training, mag-aral, magkabisado ng salita nyo, Panginoon, maging matalino para in the future, sila po'y gagamit yun ang gusto, Panginoon, sa inyong umbasan din po, Lord. We pray na kayo po'y malalati. Mas basan nyo rin po aming kakainin, Panginoon, at maraming salamat po sa mga naghahanda. Pagpalaan nyo po sila. Maraming salamat po sa tagumpay kahapon. Patuloy-tuloy po ito sa mga weeks na following, Panginoon. Ganun din po aming anniversary, Panginoon. Walang maghihadlang. Pastor Lito Valencia, Panginoon, ingatan nyo po, Lord, siya. Pagalingin, Panginoon, sustain ang kalusugan, Panginoon. At siya po'y gagamitin niyo pa rin for how many years to come, Panginoon. Kahit medyo mahirap, alamat siya, pinagpahalaan siya, may pambili siya na kahit pa ng gamot. So I pray na gamitin niyo po yung mga gamot na wala namang side effect, Panginoon. At least mabalance, Panginoon, yung kanya naramdaman. Siya po'y magalingin niyo rin. Ganun din po sa akin dito, Lord, si Ate Baby, Lord. Siya po'y mag-depart ng in peace, Panginoon. At matupad din po, Lord, kung ano pang gusto niyang ibilin, Panginoon, sa kanyang mga anak, ang apo, kanyang mga kaibigan, Panginoon, kung anong gusto niya makakompli sa buhay. Alang salamat sa old age, Panginoon, at siya po'y umabot, Panginoon, nakita niya mga apo niya. So I pray na ganun din po sa amin, Panginoon, sa mga nakakatanda dito, Lord, ingatan niyo sila. Salamat sa strength, sa provision, Panginoon. In Jesus' name we pray.